Ang top 5 na kinakatakutan noon dito sa Pilipinas. Sino-sino sila? Bago natin alamin yan. Kung bago ka pa lang sa channel natin, pindutin mo na ang subscribe button, ilike ang video ito, at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong video natin. Simulan na natin. Warly Totoledo alias Waway, kinakatakutan sa Cebu dahil sa kanyang mga kaso tulad ng pananamantala at pagtapos ng buhay. Siya ay pinaniniwalaan ng gahasa at pumapatay ng 40 kababaihan sa loob lamang ng isang araw. Walang sino man ang lumitaw upang magreklamo laban sa kanya dahil sa matinding takot kay Waway. Pinaniniwalaan na may simple at masayang pamumuhay noon si Waway hanggang dumating ang masamang trahedya sa buhay nito. Pinasok ang bahay na tinitira ni Waway upang pagnakawan, ngunit mas malala pa ang nangyari. Dahil dito ay ginahasa at pinatay ang asawa nito. Nasaksiyan at muntikan na rin ikasawi ni Waway ang mga nangyari. Dahil dito ay namuo ang paghihiganti sa puso at isipan ni Waway. Ito ang tinuturong dahilan kung bakit nang bibiktima si Waway. Sinasabing hindi nahuli si Waway at nasawi na lamang ito dahil sa katandaan. At ang mga sabi-sabi patungkol kay Waway ay pinaniniwalaang isang urban legend lamang at malaki ang pagkakaiba sa katotohanan. Ben Thumbling, nakilala bilang cop killer, sinasabing nakakatumba ito ng 7 pulis sa loob lamang ng isang buwan. Dating stuntman si Ben. At ang kakayahan nito bilang stuntman ang nagbibigay tulong sa kanya upang maging madulas sa kamay ng mga pulis. Nagkaroon ng masaklap na karanasan si Ben sa kamay ng mga pulis. At ito ang nagbigay dahilan sa kanya upang magiganti laban sa mga pulis. Dahil sa dami ng krimen na kinasangkutan ni Ben, naging Malabon Most Wanted ito. At naging pangunahing target na kilalang pulis noon na si Boyong Manyalak. Napatay si Ben sa edad na 23 sa isang police operation laban sa kanya. Sinasabing naambush ito ng mga pulis. Ilang beses isinapelikula ang buhay ni Ben. Kabilang dito ang pinagbidahan ni Lito Lapid. Pero ang pinakabago ay noong 2012 na may pamagat na alias Ben Thumbling. Leonardo Manicio alias Nardong Putik. Siya ay kilalang isang pinakamapanganib na kriminal sa Pilipinas. Pinaniniwalaang siya ay nagtataglay ng anting-anting na sinasabing nagbibigay protection sa kanya at tumutulong upang makatakas ito sa kamay ng mga pulis. Kilala si Putik dahil sa pagkakasangkot nito sa iba't ibang krimen tulad ng pagtumba sa mga politiko noong 60s at pagpapatumba sa dalawang ahente ng NBI na nag-iimbestiga sa kinasasangkutan nitong marijuana plantation. Si Putik ay bumagsak at namatay sa isang NBI operation sa pamumuno ni F. Marco Velasco. Naiulat na nakakuha ang otoridad ng 60 na bala sa katawan nito. Isinapelikula ang buhay ni Putik noong 1972, isang action film na may pamagat na Nardong Putik, Kilabot ng Cavite. Marshall Ama alias Baby Ama. Ang buhay kriminal ni Baby Ama ay nagsimula noong magnakaw ito para sa isang kaibigan. Nahuli at nakulong siya sa Bilibid Prison sa Munting Lupa. Dito ay naranasan niya ang pagmamalupit sa kamay ng kapwa niya preso. Dahil sa mga pangyayaring ito ay naging matikas ang pagkatao ni Baby Ama. May mga sabi-sabi na nawala sa sarili si Baby Ama matapos pagsamantalahan ang buntis nitong asawa ng isang gwardiya ng bilangguan. Ngunit ang pangyayaring ito ay hindi tukoy kung may katotohanan o wala. Nakilalang tirador sa loob ng kulungan si Baby Ama. Tinutumba nito ang kanyang mga kalaban sa loob ng Bilibid. Nasangkot sa isa sa pinakamalaking riot sa Bilibid si Baby Ama na ikinasawi ng siyam na bilanggo. Dahil dito ay nahatulan siya ng kamatayan. Kabilang ang ilang bilanggo tulad ni Primitivo Ala, ang mortal na karibal ni Baby Ama. Si Baby Ama ay namatay sa pamamagitan ng silya elektrika. Asyong Salonga, siya ang pinakakinakatakutang kriminal sa kamay nilaan. Tinaguri ang hari ng Tondo.
sangkot sa kabi-kabilang kaso kabilang ang pagnanakaw at pagpatay. Sa kabila ng pagiging kriminal niya, siya ay minahal at inidolo ng iilan dahil sinasabing ipinamimigay daw umano nito sa may hirap ang mga kinikita nito sa mga illegal na gawain nito. Dahil dito ay tinawag siyang Robin Hood ng Tondo. Binansagan din siyang Kingpin ng Maynila at Hari ng Tondo. May apat na pinagkukutaan si Asyong. Ito ay ang Quiapo, Binondo, Tondo at Pierre. Nagsimulang bumuo ng gang si Asyong sa murang edad, sa lugar ng Angustia. At dito daw umano hinango ang pangalan ng grupo ni Asyong. Ito ay tinawag na Angustia Gang. Ang malaalamat na buhay ni Asyong ay natapos sa edad lamang na 27 nang barilin siya ng tinuturing niyang kaibigan habang nakikipag-inuman sa may Coral Street, Tondo. Ang buhay ni Asyong ay tinampok sa isang documentary film noong 2011 na pinagbidahan ni George E. Arstragan.